Hi guys! Welcome back again to my channel! Ayan! So for today's video, gagawa ako ng homemade Milo ice cream. Kasi, alaman ko na yung Milo na nakastock ko, tumigas na siya. So, nag-decide ako na, syempre, mahirap na siyang timplahin or pwedeng papakin. So, nag-decide ako na lagyan na lang siya ng tubig para lumambot. Tapos, yun nga, naisipan ko na lang na gumawa ng Milo ice cream. So, syempre, kung gagawa tayo ng ganun, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko siya gagawin and ano yung mga ingredients na gagamitin ko. So, ito, mga ingredients naman na to, sobrang swak na swak sa budget nyo. Pwedeng-pwede nyong gawin sa bahay. And kung pangmaramihan naman, pwede nyo din gawin siyang business. Diba? Pwede nyong ilako or itinda sa work. Ganun. So, di ko napapatagalin. Papakita ko na kung paano ko siya gagawin. So, yan. Ayan. So, nandito na nga tayo sa ating pwesto kung saan natin gagawin yung Milo ice cream. So, ito, nandito yung mga containers. Yan, o, diba? Feeling rocky road talaga. Diba? Rocky road din to. And then, ito yung popsicle. Diba? Naka-ready na din. And then, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, ito, tong cream o. Ilalagay ko to as toppings doon sa pagkatapos sa ibabaw. And then, itong marshmallow, diba, para feel na rocky road talaga siya. And, diba, sabi ko sa inyo kanina, yung Milo ko na tumigas na kasi hindi nagagalaw. So, ito na yon, nilagyan ko ng tubig, ito. So, diba, punong-puno. Ayan, punong-puno siya. So, ito na yon. Hindi ko alam kung ilang sachet ba to or ano. Pero sa ibang videos, ang ginamit nila ay 2 sachet ng Milo, yung maliit lang. Yun, yung ginamit nila. Ako, hindi ko na alam, pero tatansahin na lang natin kung ano yung magiging lasa nun. And then, 5th na ingredient, Nestle All-Purpose Cream. So, sa ibang videos din, ang ginamit nila ay 2 na ganito, 2 ganito. Pero ako, nag-decide ako, since itong last na ingredient ay ito, Alaska Crema Asada. So, combination of condensed milk at cream. So, diba, yung ibang videos, 2 all-purpose cream at isang yung ganitong size na condensed milk. So, yun nga. So, parang, ito malaki naman na. So, ito, dual purpose na siya kasi nga may condensed milk na siya at may cream. So, hindi ko na kailangan magdalawa nito kasi meron na din siya dito sa condensed milk. So, combination na nga siya. Paulit-ulit, diba? Paulit-ulit. So, yun. Sisimulan na natin ang paggawa ng Milo ice cream. So, ito-transfer ko na yung Milo. Diba? Ang dami pa rin laman, oh. Ang dami pa rin tumigas. So, set aside na lang muna natin to. So, ilalagay ko na yung Nestle All-Purpose Cream. Ilagay na din natin tong Alaska Crema Asada.
natin itong marshmallows. Guys, ito transfer na natin dito sa mas maliliit na container. Diba? Ayan. So, isay na natin siya. Lalagyan na din natin siya ng primo sa ibabaw. Pero tingnan nyo yung marshmallow, nasa ibabaw siya, parang toppings na din. Hindi ko alam kung lulubog ba yun, pero hindi na siguro. So parang toppings na siya. Tapos lalagyan na lang din siya, natin siya nitong primo. Natin gawin tong Milo ice cream. Clap clap. So, eto, kinalabasan niya yung marshmallow naging toppings. So, nasa ibabaw lang siya, pero okay lang din naman. Yun. So, nag-decide ako na dito ko na lang siya ilagay sa mga containers na to. Kasi nga, yung lagayan na popsicle, yung sa popsicle, masyadong maliit. Kasi yung nabili kong marshmallow, malalaki. So, ang tendency nun, sobrang ma-occupy niya yung space, yung maliit na space nung sa popsicle. So, nag-decide ako na dito ko na lang siya ilagay. And, syempre, may bibigyan akong friend yung nagre-request. Yung kasama ko palagi mag-gym, di ba? Sobrang bad influence ko talaga. Ayan. So, nag-decide ako na dito na lang siya ilagay. And at least, di ba? Kasi pag dun mo sa container na malaki, hindi mo siya ma-share sa iba. Diba? Ang good sa Samaritan ko. Ito na yung finished product. Ilalagay ko na siya sa freezer. Gagawa na lang ako ng karugtong dito sa video na to para tigman natin kung ano talagang kinalabasan or anong lasa nitong ginawa ko. So, ito, mas madami kasing Milo yung nilagay ko. Pero pag tikim ko kanina, sobrang sarap. Panalo. Panalo. So, yun. Tatapusin ko na tong video na to for the meantime kasi syempre papatikasin muna natin siya. And yun. Bye! Hi! Hi, guys! So, yan! Kakagaling lang namin sa gym. And kasi diba, ito yung continuation ng paggawa ko ng Milo ice cream. So, nandito na tayo sa part na titikman natin. Kasama to. Ano lang, food tasting, diba, ng ginawa ko. So, ayan, titigmanan natin, and ito na, tumigas na nga siya. Ako talaga yung inaantay niya. Hindi niya ma-edit, hindi niya ma-upload. Wait lang. Diba ang sabi sa akin? Yeah. Ito na yung kinalabasan niya, diba? Yan. Sarap. Oh, nandito na tayo. Sarap pa lang. After gym. Kinakabahan ako. Oh, kumain ka din. Ikaw na muna, syempre. Uy, sarap! Uy, ang sarap! Oh, di ba? Uy, pwede ka magbenta nito. Totoo nga. Masarap talaga, promise. Masarap. Try nyo na.
sarap, bish! Ay, sarap! Anong kalasa niya? Anong kalasa niya? Hindi ko man. Ay! Ano? Sarap nga! Sarap talaga, try niyo sa bahay nito ah. May kalasa to yung chocolate drink. Chocolate. Galing ko, no? Ang lasa niya, guys, yung chucky, ganun, na pinatigas. Yep. So, actually, hindi ko rin siya in-expect na ganyan yung kakalabasan niya. O, anong explanation mo dyan? Kaya siya, ano, kaya din siya masarap kasi, di ba itong pinaka-ice cream niya, matamis siya. Tapos, yung nilagay niya na toppings, which is yung cream o na color black, medyo ano siya, medyo dark. Parang dark chocolate. Kaya nagka-contrast siya yung lasa niya. Kasi so, nag-blend siya. Oo. Kasi kapag matamis lang, di ba nakakaumay? Yun. Ayun lang. Thank you so much. Pero, yeah. Pero hindi ko alam talaga kung paano lulubog yung marshmallow. Kasi, ang ginagaya ko talaga yung Rocky Road. Kasi hindi ko alam bakit hindi siya lumubog. Umibabaw siya. So, ayun. Okay lang, cute naman siya. Parang naging toppings na lang talaga siya. Basta, promise, ang kalasa niya ay chucky. Sarap sobra. Sila lang ang masasabi. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo kung paano ko ginawa itong Milo ice cream. Sana, huwag niyong kalimutan, syempre, dahil kung nagustuhan niyo nga itong video na to, eh, nakatulong sa inyo, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!